Guys, good morning po kung bago pa lang na-subscribe at welcome back kung nakasubscribe ka na. At pag-usapan natin po ngayon ay yung Friendly Youth Advice 2023-2020. Ang topic po natin ngayon po ay, comment na rin kayo. Ang topic po natin ngayon ay how to create a desired future, and fix our problems. So sa Tagalog, paano natin gagawin natin yung future natin, yung inanais natin na future, plus masolusyonan yung problema natin. Okay? So paano ba natin gagawin tong future na ito? So series 1 ito, medyo mahaba-haba ito. With more explanation and understanding po ha. Okay, may ingay-ingay kasi pinakat natin. Okay, number one, ang reason ko dito sa vlog na ito ay pinapangarap ko na talaga ito na nandito sa internet, sa YouTube, makatulong sa kapwa-tao instead of lagi kong magsasalita one-on-one. Pagpa-search ko na lang sa YouTube channel ko, panood nila. So malaki talagang tulong ang internet natin sa ating panahon ngayon, lalo na itong mga social media. Kasi unang reason ko dito, yung YouTube, parang history, parang library, parang album o videos. Okay? Maganda kasi sa YouTube kasi, itong video na rin to, hindi lang to sa ngayon lang, hindi rin sa past, pwede na rin to sa, hindi lang to sa past, hindi rin sa present, pwede na rin to sa future times. So, anytime, itong sinasabi ko, universal, anytime, anywhere. At sa lahat ng mga kilala ko, mag-review nyo ito anytime. At pasisave ko naman to. Itong mga video ni na-upload ko, pinanood ko to at gagawin. So una, yung first gagawin natin. First, magagawa natin, mag-aral tayo sa Bible. Para kasi yung Bible, yun ang ano eh. Reading at scanning kasi yung Bible. So dito tayo malalaman yung mindset na tama, anong mali. Malaman natin anong tama sa mali. Yung dapat gagawin, yung mga hindi. So, bali maganda rin itong Bible, pag-aralan. Bible help us to detect the future. So, tinutulungan tayo sa Bible kung ano ba yung dapat gagawin sa hindi, diba? Tulad ng rape, bawal yan sa Bible. Itong Ten Commandments, diba? Yung mga Ten Commandments, yung mga gawa ng kasamaan. So, yun ang sensor natin, bali. Yun ang magtutulong sa ating future at masolve yung problema natin. Pangalawa, yung school. Di ba, importante naman yung school eh. Yung mga subject doon. So, every subject, ina-apply natin yan every day. Math, science, language. So, sabihin mo lahat ng subject, history. Kasi dito sa school, dito tayo natutunan ng ABCD, numbers, mga things. Itong mga subject, itong malaking tulong din sa atin eh. Mag-isip, paano mag-imagine, kung gamitin yung common sense. Ang purpose kasi ng school ay tuturuan kahit yung mag-common sense, paano mag-isip, paano mag-analyze sa sitwasyon, ano ba ang solution. Parang ano siya, technical eh. Parang habit din siya na sanayan ba. Yun ang ginagawa araw-araw. Parang habit siya ang school. Habit of learning, teaching, mag-unawa, paano mag-sunod na instruction, mag-isip. Kailangan din ganun kasi yung turo ng school, importante yun. Ang pangatlong importante din sa buhay, pangatlong importante sa buhay po yung health is wealth, prevention is better than a cure. May kasabihan pa sa doktor, when health is lost, everything is lost. So ang kalusugan ay yun ang pinaka-importante talaga, aalagaan. Kasi po yung katawan natin ay iisa lamang, at kapag masira ito, galing nga tayo sa sasakyan, hindi ba? Makikita naman sa video series yung health tips at advice. Yung automatic systemical ways. Di ba? Paano umiwas sa mga bisyo, mga alak, sigarilyo, mga malaking factor na yon. Saka wag may disiplina, saka may limitation sa lahat ng bagay. So makita naman po yan, may video series naman tayo dyan sa health tips at advice. Panoorin na lang po sa mga previous video, makikita niyo po yan. Pang-apat, yung about sa financial or money talks. Parang sabihin mo, parang balik-balik lang eh. Pero yung, kasi ano lang yun, level lang yun eh, mababaw lang yun eh. Itong money talks, importante talaga to. Paano mag-budget, mag-ipon,
Kailangan talaga yan eh, paano mag-spending. Basta, importante talaga ang pera. At saka yung pera ang magdidikta sa atin, magsasabi sa atin kung okay na ba o hindi. Or ganun, kasi mahilig ka ba mag-utang. Diyan kasi natin maiisip yung future natin kung gaganda ba o hindi. So napaka-importante yung pera talaga. How to handle it, to invest and business and grow it. Panglima, paano mag-handle ng asawa, family at relationship sa kajowa or hindi kasi madali yan, pinag-aralan din yan. Okay? Pinapractice yan, hindi yan basta-basta lang na wala lang. Relationship, pinag-aralan yan kung paano gagawin yan. Hindi yan basta-basta lang na sa maganda lang. Kasi hindi kasi lahat match or magkatugma. Diba? Yung parang family planning, parang sex education, parang ganun siya. Pero kasi part na rin ang buhay eh, magka-pamilya, magka-relationship. Pero hindi, pero ang problema, kung mapasok, di naman alam yung gagawin. O, diba? Basta pasok na pasok lang sa relationship. Di, pag may nangyari, wala lang. Parang hindi alam gagawin eh. About sa pag-handle ng bata, virginsies. Kasi magsama-sama yan, mga yung minimension ko, yung kalusugan, yung pera, yung family, about sa school. Magsama-sama po kasi yan, hindi lang kasi isang aspect lang yung buhay. Yun lang ang gagawin, hindi. Kung puro school ka lang, wala kang pamilya. Kung puro ka pamilya, walang school, wala ka rin, maghihirap ka rin. So nandiyan yan sa balansi. Diba, mahirap naman yung mag-asawa ka, wala kang trabaho, pera, di ba? Mahirap din yung puro trabaho ka lang, wala kang pamilya, di ba? So, nandun yan sa balansi. Balabalansi ba? Tama-tama. Ang tanong ko rin, paano ba yung family mo at saka yung school mo kung nagkasakit ka? O paano mo ma-handle yung sarili mo? Nagkasakit ka, useless lahat yun. Kasi wala nga tayong oras eh, busy-busy nga, nagmamadali nga tayo. Mas maganda talaga. The earlier, the better. Mas maganda talaga na maaga ka naghanda. So, po, 20 ng edad mo, baka 30 or 5 years from now. Naghanda ka na. Dapat hindi lang, wala lang. Paano rin mag-isama sa ibang tao? Relationships. At saka, importante rin to. Dito, paano mag-handle ng mga emergencies, mga sunog, mga baha. At is maganda na. Hindi lang ano, at saka yung mga learning sa school, paano mag-learning, wala kasi yan. Paano yung mama. Kasi parang Boy Scout eh. Parang adult Boy Scout style. Yung laging handa. Diba? Kasi maganda talaga yun. To predict the future is to create it. Para malaman yung future, gagawin natin yun. Pero bawat action na ginagawa natin ay may pag-iisip talaga yan. Hindi pwede na wala kang plano or iisipin or gagawin. Self-coach at saka mind education, yung pag-aaral sa sarili, yun importante din yan eh. Paano makabuhos ng confidence, kaalaman, makitama ng tao. Ngayon, ang problema dito, pumasok ka sa relationship, hindi mo na practice itong mga sinasabi ko sa inyo. Ako. May nagsabi sa akin ngayong umaga dito, nagtatanong na, anong edad ka na? 30? Mag-asawa ka na. Dapat ganito, ganito. Siyempre, ganito yan. Kasi ganito yan, guys. Kapag titignan mo, sino ba nagkakausap sa iyo? O ano ba yung track record niya? Ah, hindi ako naniwala kasi bisyo eh. Bisyo din siya. Hindi niya nakontrol yung sarili niya eh. Paano ka pagkapaniwala, pagkatiwalaan na hindi naman mo nagawa yung sinasabi, yung bisyo mo, na control mo? Mahirap kasi makontrol tong bisyo, na hindi ka magbibisyo. Yan ang pinakamahirap. Maniwala ko sa mga tao na control nila yung sarili nila. Kung may asawa o pamilya, sabi nila, what if tumanda ka na lang, nakakasakit ka na, walang mag-aalaga sa'yo? Baka sabihin na nila na magsisi ka, hindi ka nagkaanak ng maga. Ako, ang sagot ko dyan ay ganito. Ang sagot ko dyan guys ay, babae ka kasi ngayon, praktikalan na kasi, pera-pera na kasi ngayon, lahat ngayon. Pera na, plus pogi, magaling magsalita. Kasi wala ako ganun dati.
Kung nag-asawa pa siguro ko dati, ang mangyayari ko siguro, mayroon akong ano, foresight ba, makikita ko yung future bago ko to gagawin. May times na stress naman tayo, pero may ganyan talaga dapat tayo. May katanungan tayo sa ating sarili. Ang katanungan, ano kayo mangyayari ko kung ito ang gagawin ko? Bali na napelikula mo na yan sa isip mo. Na movie, na pelikula na yan. Ano mga senaryo, ano pwede mangyayari? Ganun kasi. Kasi hindi lahat na nag-a-advise sa atin, nagsasabi, nagkukwento-kwentuhan ay hindi naman dapat paniwalaan lahat eh. Mag-isip ka rin sa common sense mo. Hindi lahat ng sinasabi nila lahat ay tama. Pipilter ko yan, pipilter yung mga sinasabi nila. Sabihin naman ng iba, ay, magluto ka na lang. Imposible daw, ganito. Kasi yung mga ganito na mga mindset kasi, mga negative kasi yun, parang iniisip nila na naghihirap ng iba eh. Dapat ganun ka rin. Hindi ako papayag na ganito lang ako, sisitil lang ako, ano sinasabi ng iba. May pangarap ako kasi bira lang mabuhayin tao eh. Hindi ko papayag na anong sabi ng iba, maniniwala ako sa dikta nila, yung dictate nila, yung sabi nila. Ako, meron naman talaga akong rules at regulations sa sarili ko. Meron akong self-government at saka common sense. At saka hindi naman ako may insecure kung ano naman ang sinasabi ng iba. Minsan family mo, minsan kaibigan mo, sometimes yung mga ano mo, may umadlak talaga sa pangarap mo. Siyempre, pangaliwala ko, walang bagay na hindi kaya kung porsigado ka lang at saka determinado. Ayaw ko kasi maging common na pare sa ibang tao na parang wala lang, puro problema, walang pera, nakakasakit, nakakatanda. So what? Di pangarap ko naman may pamilya, di ba? Pero hindi ko lang mamadaliin masyado. Sabi na lang iba na ganito na lang yung edad ko, na makasawa din ako, 30 na rin, may anak na, sabit na. Hindi na ako pwede sa mga teenager, mga dalaga. Siyempre, alam ko na yan. Pero depende lang, baka sakali lang, di ba? Ganun naman talaga eh, hindi naman din masasabi ang future. Wala man kapagsasabi, at least, mapapakita natin, mapatunayan. Kung sasabihin nila, tumatanda din eh, tumutubo din eh, nakihirap din eh. Alam naman ang buhay lang, puro talaga hirap. Dance along with the life. Mag-isama na lang tayo sa buhay. Ang importante sa buhay ay malusog ka, hindi ka nakasakit, may pera ka, nakapag-ipon ka, hindi ka nagka-problema, nagkakasakit sa mga AIDS, gonorrhea. Sigurista ako. Gusto ko na maganda talaga. Mahirap naman sa Pilipinas sa stable job eh. Kung may stable job ka naman, hirap-hirap. Wala, kulang lang yung pangsweldo mo, sarap pang anak eh, pang pamilya mo. Kasi may mga sirado kasing isip eh. Kasi akala nila matanda na sila. Iba-iba kasi ang standard at level ng tao. Hindi porket tumatanda ka nang ganun ka magsabi, hindi ka dapat ganun. Diba? Na maniwala ka agad. Check mo. Always checking. Hindi ako basta-basta maniniwala agad. Kasi mas lumalaganap kasi yung mga negative sa mundo eh. Yung marami na kasi nalaso ng isip eh. Hindi sila extraordinary. Sa kanila lang, kung anong sabay ng mga tao, yun na ako. Wala silang identity, yung sino ako, may identity ako. Kahit ganito ako, tinitignan ko talaga anong magandang buhay. Kasi bihira ka lang mabuhay. Diba? Lagi talaga titimbangin kung ano ang mga senaryo. Ano pwede mangyayari sa buhay. Kasi hindi ako ordinary na tao lang, na normal lang na tao, wala lang, kain lang, tulog lang. Nag-iisip talaga ako, hindi pwede na wala lang gagawin. Kasi yung iba, kontento lang kasi eh, wala lang, bisyo-bisyo lang ako. Walang ginagawa, walang plano, walang pangarap, walang gagawin. Wala. Siyempre, kahit anong sipag mo dyan, trabaho ka lang, eh, natira nila ang kanilang pamilya, nagkakaproblema-problema. Diba? So, maganda talaga, Prepare for the future at saka dito lang muna sa ating part 1. So like, subscribe, comment, share. Salamat po. Thank you po. Sana nakakatulong sa inyo po.